What's up sa inyo mga kabakbak? At ngayong araw na to, sa vlog na to, ay ipapakita ko na sa inyo ang ating bagong helmet na gagamitin natin para sa ating Katanduan Sloop. Siyempre, walang iba, Geely Helmets. And ano nga ba to? Hula ko, ang nasa isip ninyo ay Geely Carbon. Pwes, mali kayo. Mali kayo, hindi ako naka-Geely Carbon. Kaya nga, Boss A, baka naman, Geely Carbon. Okay, pakita ko na sa inyo nang hindi na kayo nanguhula ha. And nakita nyo na rin naman na ilang araw natin nilakad at pabalik-balik natin tong pinagawa. Bakit natin pinagawa? Okay, pakita ko muna sa inyo ha. Pero bago lahat, nais ko muna magpasalamat syempre Hank Chin Mount para sa pinrovide nilang chin mount na paglalagyan ng ating camera para sa helmet na to. At ito yung pangalawang helmet ng Geely na meron ng chin mount na mismong sinukat at lapat dito sa ating helmet. Alala ko lang, ito ay prototype pa lang at hindi pa release sa market. Pero soon, ilalabas na rin to ni Hank at lahat ng Geely helmets at lahat ng helmet dito sa Pilipinas ay lalagyan na niya at gagawa niya ng Hank chin mounts. Para hindi na tayo nahihirapan sa paglalagay ng ating mga camera. Okay, ano ba to? Oh, pasulyap muna. Nakikita niyo na? Okay, ito na siya. Geely Falcon na kulay gold. And kung nakikita nyo, anong pinagkaiba doon sa release ng Geely? Ito ay glossy. Wala pong helmet Geely Falcon na gold na glossy. Ito po ay pinag-glossy ko. Kasi hindi talaga ako fan ng matte. And naisip ko siyang ipag-glossy. Para sa ganun, kapag ka umuulan, eh hindi gaanong nagiging madumi yung aking helmet. Ganda ba? Kintab, no? Meron na siya nakalagay na ng Hank nung dinala natin siya kay Sir Henry Chan. Kailangan natin ng intercom at kung ano pang mga ilalagay natin dito. Ipakita ko na sa inyo kung ano yung mga gamit ko para sa helmet setup natin na to. And gamit ko is Osmo Action 3 na tayo ngayon ha. And naresolbahan ko na kung ano yung problema. Yung ating mic adapter na Boya BYK4 is hindi pala siya pwede talaga sa Osmo Action 3 kasi nga nag-audio clipping. So ang ginawa ko itong Holyland Lark M1 na mic adapter ang ginagamit ko. And kung makikita nyo rito, meron siya nakapagkit. Ito yung ginagamit ko para maging waterproof at hindi pasukan yung sa mismong Type-C slot natin. And ito, papunta rito yung ating mic sa loob. Tapos, syempre yung Lexin G16, kailangan nating ilipat din yan sa ating gagamiting helmet. Para meron tayong communication sa mga kasama natin. And yung pinlock anti-fog, ililipat ko rin siya. Yun yung mga kailangan kong ilipat papunta dun sa ating bagong helmet. And ngayon, makikita nyo, ito yung mga gamit ko. Yung extra kong microphone. Ito, double adhesive tape ko na gamit. Once na matanggal yung ating chin mount, pwede ko itong gamitin. Ang kaibahan nito sa 3M, mas madikit to para sa akin ha. Tapos, pag tinanggal mo siya, wala siyang residue na naiiwan. Ito naman, mga pang-cable management natin. Para sa ganun, malinis tingnan yung ating mga wires na ilalagay. And then, ito, extension cable para sa ating microphone. Silicone earplug para gawing waterproof yung ating camera, yung sa USB Type-C slot. And ito, bumili rin ako ng ganito na extension para naman dun sa ating Holyland Lark C1. Nang sa ganun, kahit na merong frame case yung ating Osmo Action 3, pwede pa rin nating ilagay yung ating Lark C1 wireless microphone. Ito, bumili ako para sa helmet. Ang tawag dito is pin lock button. Para bagay o, kulay gold din. And maraming salamat nga pala kay M3 Moto na nagpo-provide ng ating mga mic adapter, combo cable, and yung sa ating intercom combo cable. Ito is mga prototype pa lamang na sinusubukan ko para sa ating Osmo Action 3. Na sa ganon, makapag-provide si M3 Moto ng affordable na mic adapter para sa ating Osmo Action 3. Ito naman is extra headset and mic para sa ating Lexin G16 na intercom. Para sa ganon, pwede natin ilipat-lipat yung ating intercom na hindi na natin binabaklas yung mga headset at microphone. At syempre, hindi mawawala yung ating magnetic quick release mount ng ating Osmo Action 3. Ito, ililipat natin to sa ating helmet. Okay mga kabakbak, umpisaan ko na siyang gawin at nang sa ganon, makita nyo na yung helmet setup ko ngayong Katanduan Sloop. Ready na ba kayo makita yung ating bagong helmet? Ito na, set up na siya. Oh. Makikita nyo rito, ito na yung ating Osmo Action 3. And syempre, yung ating waterproofing, yung ating mic adapter, and yung ating extension cable para sa microphone. Hanggang dito na yan sa loob. Nandito sa loob mismo yung microphone. And then syempre, yung ating intercom. Ayan, para nang sa ganun, ililipat-lipat na lang natin yung ating intercom. Pagka kailangan natin gamitin or gusto kong gamitin yung ating GTS B1 na pinang-Philippine loop. And kung makikita nyo yung ating cable management na clips, halos
Ang ganda niyang tingnan, malinis tingnan. Nailagay ko na rin sa ating clear visor yung ating pinlock button. So sa pinlock button, sa paglalagay niyan, kailangan niyo lang tanggalin tong maliit na to. Yung nandito sa mismong butas, and then ito yung ipapalit nyo na, yung binili nating pinlock button. Ang Geely Helmet Falcon ay pinlock ready na. Pinlock 30, yung pwede nyong ilagay rito sa ating Geely Helmet Falcon. So syempre, pag naglo-long ride tayo, di natin may iwasan na umulan at mag-moist yan. So lalabo yung paningin mo. Itong ating pinlock anti-fog, yan yung nagpi-prevent para magkaroon ng fog or moist yung ating lens. Ito nga palang Falcon ay double D-ring na. So dito, medyo magsasanay pa ako ng mabilisang pagtatanggal at pagkakabit. And nandito yung switch ng dual visor nitong ating Falcon. And habol ko nga lang pala, ang inner visor nito ay hindi tugma sa ating GTS B1 na inner visor na aking ginagamit. Makikita nyo yung ating inner visor sa GTS B1 is iridium, red-orange. So wala pang available nyan sa Falcon. And baka magtanong din kayo kung pwede bang ilipat yung inner visor ni GTS B1 papunta kay Falcon. So hindi po pwede, magkaiba po sila. Ganun din sa main visor, magkaiba din po sila. So dahil itong si Geely Falcon ay race ready na, meron lang akong naisip na suggestion para sa Geely Falcon and sa iba ring Geely helmets na inilalabas. Bakit hindi sila maglabas ng tear off lens na pwede nating ilagay dito sa ibabaw, no? So sa mga hindi nakakaalam, yung tear off lens para lang siyang manipis na plastic na iridium din yung kulay niya. And pwede mo siyang ipatong dito sa ating mga clear visor lens. Nang sa ganon, mas mura siya and hindi na tayo mahihirapang magtanggal palit ng ating visor kung gusto nating maging maporma. Ito na yung ating Geely Helmet Falcon para sa ating Katanduanes Sloop. Kung may mga katanungan kayo sa helmet setup ko nito sa Geely Falcon, please comment down below and comment nyo na rin kung agree kayo na magkaroon ng tear off lens ang Geely Helmet Falcon and sa iba pang Geely helmets. So hanggang dito na lang mga kabakbak, and sana may natutunan kayo at may nalaman kayo sa ating bagong helmet setup para sa Katanduan Sloop. Ride safe, stay safe sa inyo lahat, at kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog, sa susunod na video at review at unboxing. Share the good vibes. God will always provide. Aywa!